Huwag mong gagawin to pag nag-uumpisa ka pa lang sa pagpapapayat. Una, huwag mong balikan ng ex mo. Char! Huwag na huwag kang mag-skip ng meals. Para sa mga supporters ng intermittent fasting, di ko sinasabi na mali kayo. If it works for you, go lang. Itong advice kong ito is for beginners. Kung ang usual na kain mo is 3 meals a day, then let's maintain that. Huwag yung bigla-bigla ka na lang nag 1 meal a day. Kasi pag binigla mo, you will end up overeating dahil gutom na gutom ka. You need to remember na ang fat loss journey mo ay isang lifestyle adjustment journey. Kaya you have to make sure na yung changes sa diet mo ay kaya mong panindigan in the long run for the next 5 to 10 years. Kaya instead of skipping meals, control your portions na lang. Paano malalaman na controlled ang portions? Gumamit ka ng maliit na plato, tapos dapat one serving lang. Hindi yung maliit nga yung plato mo, pero tatlong serving naman yung kinakain mo. Huwag ganun. One serving lang. Mga 15 minutes bago ka kumain, drink one glass of water, tapos eat slowly. Mas mabilis kang mabubusog pag mabagal kang kumain. At mas magiging conscious and aware ka sa dami ng kinakain mo. Minsan kasi pag gutom na gutom tayo, napapabilis ang kain. At di na natin namamalayan kung gaano na kadami ang nakain natin. Magkakaiba ang fat loss journey ng bawat tao. The important thing you need to remember is do not rush into it. Take it slow, be consistent, and track your progress. And don't be ashamed to ask for help. Ligtas ang may alam. Hanggang sa susunod, take care.